ang seniors. So makita diri ang total hours nga na-utilize siya o ang listen ngayon na konsyo. Kapon ang activity kung asa siya anak nga asa siya anak nga asa siya gigamit ang turo. So ako lang ito sa tagsa ang distribute. Ipasis na sa staff with. Issues regarding the heavy equipment. Okay, sir, Engineer Laval, what we had discussed previously is we have an ordinance imposing rental and fixing rates of the use of heavy equipment. It's already enacted and passed and submitted, maybe approved by the mayor. And also, I don't know if the status today is with the Panralawi one, SP. And I don't know yet if it's been already been carried out. So, ang importante lang na tuunta na naatay program of works, naapod tayo rates sa mga equipment. O pila iyang pila ka oras dito, o pila equivalent in terms of money. May nanamaterits, panalitan, akong iba sa akin eh. Sa itong whereas clause, Article 159 Republic Act 7160, otherwise known as Local Government Code 1991, in relation to Article 10, Section 5 of 1997 Philippine Constitution, each local government unit shall exercise the power to create own sources of revenue and levy taxes, fees, and charges subject to commission therein. Kasi itong clause there, na municipality of Kindulman intends to maximize the use of sources and create additional sources of income by renting out the heavy equipment and construction equipment partly sa itong ordinance. Karon, naapod tayo equipment fees, na banalitan, ang equipment, excavator or floor, atong bako. Ang equivalent rate na is 3,500 per hour plus mobilization and demobilization fees depending on the distance. So, ato nang ipaluwa karon. Ito ipaluwa na pangalitan, naayon sa ka-contractor, oh no, naayon sa ka-project sa barangay na gamiton ang usa kay ang bako, panamitan lang sa bako. At ang ikuan kay considering sa naiwilang budget, meaning magka-provide sila na equivalent bayad ana. Kaya namin, funded man ang project. Ang barangay, sa atong ordinansa, LGUs may avail 40% discount of the barangay projects. Pero bilang kami na siya proyekto sa barangay, ikuha lang, inang na ma-rental siya, labi na for example, na i-contractor. Na-contractor, certain contractor nga mo'y nakagakuan naming kasadahan. Mo'y silang equipment nato. So, it should be atong i-consider nga. Pupilay rental sa ating equipment. This is not only for the revenues, but we need this money to regenerate another funding in case the one of the equipment is down, mga parts, spare parts na lang. Huwag na itong ipagkuhan. Hindi kayo mo, kuhan lang ta, nakuhan itong equipment just for the use, no? We need money, also return. Sa muna yung mong ikuhan na ang ta, na may program of work,
For example, installation of solar lights in particular barangay has been ang contractor is so and so. So, kung may utilize ang itong unsa diha, mga boom truck, panalitan, ito na ito, ang boom truck na ito, panalitan, ang boom truck na ito, safe loading boom truck is 12,000 per day na. So, itong ikuha ng rates of insert of contractor, so meaning, ang contractor mabayad sa LGO. Depend case nga na, kailangan namatay ordinansa na na. So muna na di ka muna na among gi issue karon kay pagpangutana na mo sa Treasurer's office wapas sila we don't have any kuan mani pa na na nakita sa atong equipment. So we have already 1 year since the arrival of this equipment, so we need to do that. We need to make sure that every equipment flow of utilization fixing rates that should be carried. I suggest gawin ang local finance committee kay makahin mo silang sistema pinaw sa rental sa asam mo daw ang client. Kami sa engineering appeal kami ma-appeal siguro mga nasa monitoring. Yes, okay. Sa kung wala kuman sila ito, wala patay ka ng guide ang client na ito. Kung patay citizens or atos ato naman ang nakuha sa atong ordinance na ato sa municipal treasurer, pero ang program mo bro magagikan dyan na nito kunya kailan na tao kailan na tao oras niya pero dili pa kung kay depende raman sa client kung kita ay nasa ipatrabaho siya raman ang magpukot kung kanis asya parang mga i-utilize ng equipment? Oh, pero at least recorded. Oh, recorded. Mana ang task? At least recorded, yes. We cannot project the estimate sa pagkakaroon, but during the completion of the project, estimated nga muna, muna siya ay pilakawalas ng na-used na ito. So, ang engineering ang assign to kuhaan mo ito kung sa engineering. So, muna yung ipangayon na ito karoon nga na ay program of work. Kay, at least if you can project some projects a month after mga project na tala na, so na yun yung atong plano sa atong equipment usage. Naka-responding please kung unsay makita at kung naihatag sa atong municipal treasurer. So I think maybe if we can give a copy of our ordinance. Approved ordinance. The emergency. Could you explain to our if there's an emergency landslide? No. It's not. Yeah. It should be. Bala nang sa project na basta emergency. Kung ang ginagawa ng equipment, not to fix it, it's emergency. Priority of emergency. Without any fee. What they want? So, nana. There is an extension of the ordinance. It is the ordinance. Approve the mga itong ordinance? In our level, but in the process, subject to review. Murang dilip patanya kulit ang naupuan, di ba? Dilip paman, approve. So pero at think, least, ha? Sorry, I think, dilip na sa ato for legal purposes, kay ako binukawas na kwarta sa barangay, okay lah, there is still adjustment. Ako na lang lagi buwing kabakwan. Okay, at ako, magka-project ng minutan na atay correction. So, according to NIPRA, we have still to pass our approval to the province for approval.
Pero pag naabot ka, pag namatay ang limit sa province ka, ipasa rin kasi ang tag-uwing siya. Huwag na po eh. Masturya sa pahal. Translation. Kaya lang, ang ato mag-i-practice mag magod, isang pa sa mga pwede sa kunihan, ay kailangan ka requirements sa posting, ang publication sa newspaper, basta na-face involved.